Ang biyahe, ito papuntang San Agustin. Pero alam nyo ba, sa biyahe kong to, meron akong naiisip, meron akong naalala. Isang lalaki, kasi itong lugar na to, pag nagbabiyahe ka, ang dami-dami maiisip kung bakit naman sumagi sa isip ko yung taong yon na minsan pinagtagpo kami. Pero di tinadhana. Alam nyo ba ang kwento? Shortcut ko na lang. Pinagtagpo kami sa hindi inaasahang pagkakataon. Ah! OMG. Yung panahon na yon, na-hold up kasi ako. Dahil wala akong matakbuhan, huminga ako sa saklolo sa kabilang tindahan. Tinulungan niya ako. Tapos, dahil wala akong mauwian, ay, ayoko na lang pala ikwento. Lalong, sige, shortcut na lang. Sa madaling sabi, nabighani niya ako. Ah! Tapos, sa madaling kwento, nagkasama kami. Kaso, nag-aaral pa ako eh. Dahil ayaw ng tatay ko sa kanya, pinaghiwalay kami ng tadhana. Pinaghiwalay kami ng mundo. Tapos iniwan niya ako. Paano niya ba ako iniwan? Sabi niya kasi, alis na daw siya, uwi na daw siya sa kanila. Wow, it hurts! Sa sobrang sama ng loob ko, sa sakit, tumigil ako ng pag-aaral. Nagtrabaho ako. Tapos, habang nagtatrabaho ako, umiiyak kaya ako. Kasi, yung tugtog, pangalan niyang sinisigaw. Hindi talaga ako makamubon. Hirap talaga ako makamubon na yon, nung panahon na yon. Kung bakit naman yung kanta na yon, pangalan niya palagi ang binabanggit. Usong-uso kaya yung panahon na yun ang kanta na yan. Hindi ko nasasabihin kung ano yung kanta na yon. Hanggang sa pumunta ako kaya sa Davao para hanapin siya, kaso hindi ko siya nakita. Pero minsan, sinarts ko ng sinarts. Hanggang nakita ko, kasi pangarap ko talaga nun. Pag nakita ko siya, gusto ko lang naman siyang bigyan ng isang sampal. Sampalin ko talaga siya sa ginawa niya sa akin. Kaso, nung nagkausap kami sa Messenger, hindi ko na nagawang magalit. Nakamubuon na siguro ako. Pero masaya lang na maalala na ganun ang nangyari. At masaya na rin ako na ganun ang nangyari. Magaling talaga ang Lord. Kasi sa kasaklukuyang buhay, hindi man kayo tinadhana, meron palang ibibigay ang Lord sa'yo na mas higit pa doon. Pero ganun pa man, masaya ang buhay. Masaya lang alalahanin
Nakakatawa. Nakakatawa na nakalungkot na hindi ko ma-imagine anong feeling ko. Ganun lang. Alaala ng kahapon. Nasarap balik-balikan. Oh my God. Bakit ganun? Itong lugar na to, pahamak to eh. Kung ano-ano tuloy na iisip ko. Kayo, anong kwento nyo? Bahala na kayo. Pero diba, masarap dumaan sa gantong lugar. Paikot-ikot, paikot-ikot. Magmuni-muni. Tandaan nyo, ang Panginoon, may mga inilaan para sa atin. Huwag tayong magalit. Kung tayo ay nasaktan, huwag tayong magalit. Kung tayo ay feeling natin binigo or nabigo dahil tanging Panginoon lamang ang nakakaalam kung ano talaga ang para sa atin, kung ano ang ikabubuti natin. Basta kapag ka tayo ay nabigo or nalungkot or problema, huwag lang tayong lumimot na kumapit sa Kanya.